welcome back to our channel, mga ka-entrep. Good afternoon po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? So, ngayong hapon po, supposedly, dapat itong topic na to is ilalive ko. Kaya lang, dahil nga doon sa mga request na mas maganda kong i-video, kasi pag nagli-live nga naman, naglo-loading tayo, napuputol tayo, and then minsan yung mga importante is nahuhuli siyang pinag-uusapan, kaya dahil din sa sobrang haba, hindi na rin siya naaabutan ng iba nating mga ka-entrep, lalo na yung mga PC at naka-BJ, yung naka-background lang na nakikinig, tapos hindi makapag-take note, tapos pag i-replay nila, sobrang haba, ang haba ng oras na nakakain. So mga ka-entrep, siguro from now on, yung ating pong mga importanteng mga tutorials or mga videos is i-record ko po talaga para po iwas tayo sa loading, at saka para mas maikli, at saka para mas kompleto at konkreto po yung mga information na hindi po tayo may interrupt through loading ng ating internet connection. So ngayong hapon, mga ka-entrep, is meron akong i-share sa inyo. It's all about pa rin sa ating motor parts business. At ito po ay nga pala. I-remind ko lang po kayo, mga ka-entrep, na para po doon sa mga questions pala po na hindi ko nasasagot sa ating live, tapos hindi ko po nasasagot sa ating mga videos, kumbaga hindi ko po nagagawa ng videos kagad, pasensya na po kayo kasi medyo hindi po ako nakakapagbasa ng lahat po ng mga comments nyo po. Kaya good thing din na i-video or i-record ko na lang itong ating mga videos para mabalikan ko po yung mga messages at mabigyan po natin ng kasagutan yung mga hindi ko po nabibigyan ng kasagutan sa mga live streaming natin. Kasi di ba dapat minsan may naka-ready na ako ng mga sasagutin ng mga ilang questions, although hindi talaga lahat, kasi nga po hindi ko nababasa lahat dahil sakulang na rin sa oras. So ang gagawin ko po ngayon para po masagot natin lahat ng mga questions ay nga pala, at kapag nasa live po tayo, di ba, supposedly yung mga questions na dapat nating sagutin, tapos may mga during the live may mga question na sumusulpot, at yun yung nasasagot natin, at nawawala sa isip ko yung supposedly sasagutin nating mga questions galing doon sa mga comments. So from now on, mga ka-entrep, susubukan ko pong balikan yung mga previous comments nyo, previous questions nyo po na hindi ko pa nasasagot through videos, or kung saan man na hindi pa natin nabigyan ng linaw at kasagutan, gagawan po natin yun ng video. Susubukan ko pong susubukan ko pong mabigyan ng kasagutan at ma-explain po ng maayos sa pamamagitan po ng video. Dahil mas malinaw po kapag sa video tayo gumawa or sumagot ng mga katanungan compare doon sa mga sa chat messenger po. Kasi syempre, maikli lang doon. Hindi mo lahat na nabibigyan talaga ng linaw or kasagutan punto for punto. Okay? So, isa-isahin ko yan. Magbaback-read ako para yung mga importanteng mga questions at yung mga hindi natin nasagot through video man or sa messenger or doon sa comment is gagawan po natin yan ng video para mas malinaw, okay? So maraming salamat doon sa ating ka-entrep na nag-request na mas maganda pag video, kasi nga naman at klaro at tuloy-tuloy, hindi nai-interrupt ng ating internet connection, okay? So ngayon, mga ka-entrep, ang ating pong pag-uusapan is all about stick bearings. Okay, so stick bearings, meron pong iba-ibang brand na mga stick bearings, like yung mga may mga YBN, may Nachi, may NSK, at syempre ang pinakasikat dyan is yung ating mga Koyo brand. Okay, so sa knuckle bearings, didiscuss natin yung mga fast moving knuckle bearings na pang motor. Marami po kasi mga klase ng mga knuckle bearings. May mga knuckle bearings po kahit yung mga makina, mga malalaking makina, may mga knuckle bearings yan. Pero yung isi-share ko po sa inyo ngayon, yung i-discuss po natin, is para lang po sa mga tricycle or top-down or yung mga fast-moving knuckle bearings na madalas pong
binibili or mas madalas pong hanapin kung kayo po ay mag-open ng motor parts store at kung kayo po ay mag-purchase ng mga initial or mga nauna or mga mauunang mga knuckle bearings is or stick bearings, sorry, stick bearings is ito po yung mga numbers na unahin nyo kasi sila po yung mga number ng stick bearings na mga fast moving. So, kagaya po na sinabi ko kanina, mayroong mga Nachi. Yung Nachi, magandang brand din po. NSK, Koyo, syempre, at saka, ano pang merong sa akin yan? YBN. So, magagandang brand po yan. Kaya lang po, pagdating po sa stick bearing, since po, dito yan siya sa side wheel, mga ka-antrep, sa mga hindi nakakaalam, sa mga ka-antrep nating hindi familiar sa stick bearings, ito po yung mga itsura ng stick bearings. Yan. Usually, ano po yan siya? May ganito. Yan. Tapos, ito yung may mga cup yan siya. Ito po siya. Natatanggal ito mga ka-antrep. Ito. Hindi ko lang siya buksan. Ano? Buksan. Pwede. Huwag ko na lang buksan. Basta, ito po yung parang cup niya. Ito, ito. Na nagagalaw-galaw ko yan. Yan. Yan, yan. Natatanggal po yan siya mga ka-antrep. So, may mga side wheel na like mga tricycle or sidecar na ito lang talaga mismo yung gagamitin niya. Ito, yan. Tinatanggal ito. Yan. Yan. Depende kasi yan doon sa pagsasalpakan niya po mga ka-antrep doon po sa spindle nung sidecar or nung side wheel. Kaya yung ating pong mga stick bearings, kahit po na sa tricycle mo siya gamitin or sa top down, sa sidecar, iba-iba po yan ang number na ginagamit. Hindi po lahat ng sidecar ng tricycle or lahat ng sidecar ng top-down or ng sidewheel ng top-down or tricycle is pare-parehi po yung stick bearings. Kahit po yung halimbawa yung stick bearings po ng mga karo, sino mga ano po yan, familiar, kasi kung may store po kayo, lalo na yung mga nasa probinsya, magbebenta rin po kasi kayo ng mga stick bearings ng karo. At hindi lang din po karo or side wheel ng tricycle or top down yung may mga stick bearings, ha? Nabanggit ko na kanina pala mga makina din. And then hindi naman lahat ng side wheel ng tricycle top down man yan, ang tricycle or top down is stick bearing yung ginagamit, yung ganito talaga. May mga gumagamit din, iba-iba pong size yan, ha, iba-ibang size, iba-ibang laki. Mayroong mga stick bearing na yung ito, yan, nilalagay talaga, ito mas malaki siya compare doon. Meron namang tinatanggal siya, depende nga po doon sa pagsasalpakan dito sa spindle. Okay, spindle na rin. So, depende sa pagsasalpakan ng kanilang mga spindle. Ito po spindle ito ng sidecar, pang sidecar o pang top down, ito po yun. So, ang ano po nito, ang bearing, instead of stick bearing, kasi supposedly, kapag sa mga spindle ng mga pang tricycle, top down, tas at sidecar, supposedly, stick bearing yung ginamit, yung ginagamit. Pero dito po sa spindle na to, mas pinili ni Ray na ang gamitin is ball bearing, kasi mas mura ang ball bearing at mas madaling hanapin. Kasi, sa totoo lang mga ka-antrep, itong isi-share ko sa inyo ngayon, hindi ito madalas doon sa mga price list po na matatanggap ninyo doon sa mga suppliers. Hindi ito masyado sa kanila. Siguro mayroong ilang mga suppliers na may list nito ng mga stick bearings, meron ding wala. Kaya panuoring mabuti at ilista para hindi tayo paulit-ulit at para po ma-purchase nyo siya accordingly doon sa numbers at sa mga fast moving. Okay, gaya nga ng sinabi ko kanina, itong spindle na ito, instead of stick bearing, ang ginamit is ball bearing. Yun po yung bilog lang, tapos hindi siya high cap. Kaganito na mga high cap kasi yan. Mostly kasi ng stick bearing is high cap. Okay? So, siguro on our next videos, gagawa ko ng video about sa mga terms, definition of terms dito sa ating motor parts business. Okay? So, hindi lahat gumagamit ng stick bearing. Mayroon ding ball bearing. Imagine yung mga ka-antrep. Itong mga ganito, halimbawa, di ba? O, kita mo, halos same size sila. Kumbaga, kung ball bearing, ito yan siya. Ito po, mga ka-antrep, itong 6205 na YBN na ball bearing na ginamit sa spindle. Ang benta ko nito is 95 lang. Pero kapag stick bearing po, ang ginamit dyan, ito ay 245 ang benta ko. So, mahal talaga, mga ka-antrep, ang stick bearing compare sa mga ball bearing. Okay?
Kasi ano yan siya, may bulitas na, tapos may cup, ganun. Okay, start natin mga ka-antrip. Kagaya nga na sinabi ko kanina, hindi lahat ng mga suppliers is nagbibigay ng list or mayroon silang mga stick bearing. Pwede po kayong pumili ng mga brand na stick bearing, depende po sa inyo. But as usual, ang palagi ko pong sinishare sa inyo or mas nire-recommend is always meron tayong mura at saka meron tayong mamahalin. So, sa stick bearing, alam nyo naman na si Koyo is original si Koyo. Magandang quality ni Koyo. Japan siya. Mayroon ding mga cantrip na ano ha, na hindi original na Koyo. Kuyo-kuyuhan lang siya. Yung mga labas, yung bulitas niya, tapos mga mura lang. Kasi ang original na Koyo is medyo mahal talaga siya. Kasi naman napakatibay at napakaganda. Okay, so number one on our list mga ka-antre para sa stick bearings na fast moving po para sa mga spindle or mga pang top down or pang tricycle is ito pong LM67048/10. So, uulitin ko po, it's LM67048/10. Number 2, L44649/10. Number 3, L45449/10. Number 1, 2, 3, 4. Number 4, 18590/20. And then, LM11949/10. And then, M12649/10. Next, 4T. Number 4, and then letter T, 32005X. Okay? Number 4T, 32005X. Next is LM12749/10. It's, ulitin ko, LM12749/10. Next is LM48548/10. Okay? So, next is L68149/10. Ulitin ko po, L68149/10. Over po ha, yung ganun or yung ganun or 4 slash po yun, slash 11. Next is LM102949/10. Ulitin ko, LM102949/10. Next is LM102949/10. Ay, nasabi ko na ba yun? Ay, hindi pa. LM102949/10. Next is LM11 11749/10. Next is 30203-R. Uulitin ko, 30203-R. Next is 30204-J. Okay, ulitin ko, 30204-J. Next is 30205-R. So, recap tayo mga ka-antrip ha. This is 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 fast moving items po na mga stick bearings. Okay? LM67048/10, L44649/10, L45449/10, 18590/20, LM11949/10, M12649/10, 40-32005X. Yan, may X po sa dulo, letter X. 40-32005X. Next is LM12749/10. LM12749/10. Next is LM48548/10. Again, LM48548/10. Next, L68149/11. Next is, so ulitin ko po, L
68149/11. Next is LM102949/10. Ulit, LM102949/10. Next is LM11749/10. Ulit, LM11749/10. Next is 30203-R. Again, 30203-R. Next is 30204-J. Again, 30204-J. Next is 30205-R. Again, 30205-R. So, yan yung mga fast moving items ng stick bearings, mga ka-antre, para sa ating mga sidecar, whether it's sa top down or sa tricycle. So yan sila. Mayroon pang mas mga malalaki dito, mga ka-antrep, depende kasi palagi sa kanilang mga spindle. So yung mga binibenta ko dito, wala ako dito yung mga kagaya doon sa main branch na mga malalaki talaga na mga pwede pang makina. So yung sa akin dito is yung mga pang mga fast moving lang. Okay, so marami po, marami mga ka-antrep na mga sizes pa ng mga stick bearings, pero para doon sa mga mag-o-open sa probinsya na may mga basakan na pwede silang magbenta nung para sa mga tractor, para sa mga makina, marami pa po yung ibang numbers. Mayroong mas malalaki pa talaga, mga ka-antrep. As in, malalaki. Malalaki siya, mga ka-antrep. So, for now, yan po muna yung ating tutorial ba tawag dito, or yan muna yung aking may share sa inyo. Sana ako ay nakapagbigay sa inyo ng information tungkol dito sa ating mga stick bearings. Kung hindi ka pa ka-antrep, nag-subscribe sa ating channel, please click mo na yung subscribe button dyan at huwag kalimutan na notification bell para updated ka every time na may upload tayong bagong video, para po makasabay po kayo doon sa ating pong mga topics or mga dinidiscuss po dito sa ating channel. Okay? So, maraming salamat, mga ka-antrep, sa inyo pong pagsama at sa pagsuporta po ninyo sa inyong lingkod. Thank you very much po. See you on my next videos. Bye!